Sa puntong ito mga kapuso, kumustahin natin ang lagay ng panahon dyan po sa Southern Leyte na binayo po ng Bagyong Senyang. Makakausap natin sa linya ng telepono si Governor Roger Mercado. Magandang umaga po, Governor. Magandang umaga, Kara. Magandang umaga po sa lahat nating mga kababayan. Sa Southern Leyte, okay na po ang panahon dito. Kaya lang kahapon, mayroong trahedya na nangyari. Dalawang tambot ang nalunod. Ang isa carrying 6 passengers, yung isa 1 pumpboat operator. Sa kasalukuyan, may dinispatch na aeroplano at saka helicopter ang ating Department of Transportation and Communication through Secretary June Abaya. At sana'y makita pa sila. Talagang nagdadasal tayo. At isa nito yung isang hippie ng municipality of Limasawa, si Mr. Richard Castanares, at may mga babae na mga sakristan ng simbahan katoliko. Governor, lalaki. Opo. Governor, ilan po total po ang biktima nitong lumubog na pump boat po? Pito. Pito po. Pito. Mm-hmm. Yung isang pump boat, anim, yung isa, isang operator. Mm-hmm. So, hinahanap pa sila ngayon, Kara. Sana makita sila. Mayroon ng mga na-dispatch na mga aircraft at saka helicopter ng DOT si Secretary June Abaya. So, at sa portion naman sa mainland, mayroong landslide dun sa may Maharlika Highway, boundary Southern Leyte and Leyte, dun sa Leyte portion, yung barangay Ugis sa Mahaplag, Leyte. Nag-dispatch na rin ng DPWH natin ng mga equipments at a portion is already passable. Hopefully, it will be totally passable late in the afternoon. So, Governor, linawin ko lang po, dalawang pump boat po ang lumubog dyan po sa Southern Leyte at pito po ang hinahanap pang biktima hanggang sa mga oras na ito. Ang tanong ko po, Governor, bakit po pinayagang makapaglayag pa itong pump boat na ito kung alam na naman po natin na masama ang panahon? That is the question also. Ang nangyari nito, these are pump boats na coming not from ports but yung mga from barangays in the mainland, specifically barangay San Roque, Macrohon, Southern Leyte. Opa. Walang port diyan, yung parang yung shoreline lang sila na so naglayag from the shore. Oo. Yes, naglayag sila mga around 2 o'clock in the afternoon. Actually, tatlong pambot yun eh, Kara. Opo. Yung isa, bumalik. Yung dalawa, talagang nakipa-kuan. Talagang lumayag sila. Mm-hmm. Yung dalawa, yung isa bumalik. Unfortunately, hindi sila nakaabot. Late in the afternoon, declared sila missing. Until now, they are being searched. Hinahanap sila ngayon ng mga kababayan nila natin doon na may pump boat at saka yung Coast Guard at saka DOTC rescue team. Mm-hmm, mm-hmm. Governor, bukod po dito sa dalawang bangka, sa dalawang pump boat po na lumubog po dyan po sa Southern Leyte, na mention nyo rin po kanina na meron po kayong na-monitor ng mga landslide. Itong mga landslide po ba ito na o pagguho ng lupa, nagdulot po ba ng pinsala, hindi lang po sa mga kabahayan pero sa ilang mga residente natin dyan, Governor? Meron po bang mga naitalang biktima? Walang naitalang biktima. Except na parang nakabigay ng problema sa traffic because initially it's not passable, so it's only lately na passable but it caused inconvenience sa ating riding public at saka the transport of goods. Mm-hmm. And passengers to and fro. Kasi ito yung
main highway to, national highway, connecting Luzon, Visayas, going to Mindanao, and back. So yung Maharlika Highway. Opo, opo. Pero ngayon po, all roads in Southern Leyte are passable? Yes, passable na. Itong sa may landslide area, half lane ang passable dito. Half lane pa. Opo. But continue ang rehabilitation at saka may mga equipments na nagtrabaho na doon. Governor, coming from DPWH. Mm-hmm. Governor, meron pa po bang mga residente na nananatili hanggang sa mga oras na ito sa evacuation centers o lahat po sila ay nakauwi na? Wala tayong kwan. Kunti lang ang nag-evacuate doon. Ang mayroon lang problema kunti yung sa mga Roro Terminal. Mm-hmm. Roro Terminal kasi signal number one, wala nang pinapaalis na mga barko at mga vessels. Mm-hmm. Kaya mayroong congestion sa terminal natin sa Liloan at saka sa San Ricardo. Okay. So, but wala namang initala or reported na problema. Meron pa po bang mga additional na pangangailangan po sa mga oras na ito ang inyong probinsya, Governor? Yung island of Limasawa was badly hit by typhoon, tindang, no? Mm-hmm. Maraming mga pump boats, mga equipment na mga firmen doon natin mga kapalayan. Barangay Trihana, Limasawa, Southern Leyte. Maraming nasira na mga pump boats nila na ginagamit sa ayon nila sa fishing. Yung pamimista. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Southern Leyte Governor Roger Mercado.